lagi namang nababalita. Pero bakit hanggang ngayon, marami pa rin ang nasisilaw sa ginto? Paano kung isang araw, biglang may tumawag sa'yo na panaginipan daw niya ang iyong numero at di mano, ikaw ang nakatakdang tumulong sa kanila para maibenta ang hawak nilang bulto-bultong gold bars. Ginto na kung nagkataon daw, nagkakahalaga ng 26 million pesos kada piraso. Sino ba naman daw ang hindi masisilaw? Katulad na lang ni Alaysa, hindi niya tunay na pangalan. Katunayan, heto raw ang Dimanoy Gold Bar na ipinabibenta sa kanya. Hugis parihaba, madulas, makintab. Tinatayang 3 kilos ang bigat. Nito lang Hunyo, nung nasagot ni Alaysa, ang mala-jackpot daw na tawag. Hello? Ayon daw sa caller na panaginipan nito, ang kanyang number na siya raw dapat alukin na magbenta ng gold bar. Ayon sa caller, ang mga gold bar nakuha raw sa Yamashita River sa bukid nun. Nung naghukay daw kasi sila sa isang balon, nakakuha sila ng 6 na gold bars. Sabi nila, kayo lang po talagang makakatulong sa problema namin kasi may nakita po kaming ano daw para po daw ang form ng kabaong. Kasi po daw wala na daw silang mapupuntahan. Nakausap din ni Alaysa ang caller at ikwinento daw nito kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Kaya ang mga gold bar na lang daw ang inaasahan nilang tsansa para makaahon. Ang kinakain na po nila is kamoting kahoy, nagdidikdik ng asin para may ulam lang po daw. Ilang araw na pong hindi kumakain. So naawa po kami. 3 tao raw ang nakipagkita kina Alaysa. Di umano, galing pa ang mga ito sa bundok. Kaya hiningan pa raw sina Alaysa ng pambayad sa nirentahan nila kabayo. Binigay namin yung 1.5 kasi sabi nila 1.5 daw. Isabi namin, hala, bakit walang kabayo? Nabigay na namin yung pera. Salamat sa yung biyaya daw nabigay sa kanila. May parang nilagay sila sa piso sa noon namin na parang niritwalan kami. At para mapatunayang ginto talaga ang pinahawak daw nila kay Alaysa, binarena pa ito sa harapan nila. Ang maliit daw na sample na nakuha mula sa gold bar, pinauwi kay Alaysa. At nung ipacheck ito ni Alaysa sa isang pinagkakatiwalaan niyang alahera sa Davao, ang gabutil na ginto, totoo raw, hindi peke. Ang halaga raw nito, humigit kumulang 2,000 pesos. Ma'am, ito po is 21 to 22 karat gold. Makalipas ang isang linggo, tumawag muli ang kanilang mga katransaksyon. Sa pagkakataong yon, ibibigay na raw nila kay Alaysa ang buong-buo ang gold bar kapalit ng 400,000 pesos. Puro po itong ginto namin. Nakipagtawaran si Alaysa hanggang umabot sila sa 35,000 pesos na lang kapalit ng gold bar. Para mabuo ang 35,000 pesos, kinailangang isanla ni na Alaysa ang kanilang bahay. Ang kanila namang tsuhin, nagbenta ng bahay. Sa pangalawa nilang pagkikita, kung dati 3 tao lang ang katransaksyon ni Alaysa, sa pagkakataong yon, 9 na ang kaharap nila. Para naman masigurong ginto ang ibibigay sa kanila, balak daw nila itong buhusan ng asido. Pero ang kanilang mga katransaksyon, nilibang-libang daw sila. Para hindi po talaga yung malagay, maraming magaganyan. Dinidisturbo talaga po ba? Maya-maya lang, bigla daw may dumating na may hawak na itak. Inabot na ni Mama yung pera. So sabi ko kay Mama, daliin na natin transaction, Mama. Kasi baka ano pa mangyari sa atin. Mas nanlumo raw si Alaysa nung biglang nag-text sa kanya ang kanyang mga kausap at umami ang gold bar na ibinigay ng mga ito sa kanya. Peke! Kaya si Alaysa malinaw na biktima ng isang gold bar scam. Bukod sa 35,000 pesos na nawala sa kanila, pinoproblema ngayon ni Alaysa ang nakasanla nilang bahay. Kaya kung susumahin daw, 50,000 pesos lahat ang nakuha kina Alaysa. Eh, ang rami na po pala silang naloko. Bakit ba tayo nagpauto? May pinag-aralan naman tayo. Matagal na ang modus ng gold bar scam. Pero muli itong lumalaganap ngayon sa paglantad na rin ng mga nabibiktima. Katulad na lang ng dating sundalo at OFW sa Saudi na si Tatay Ben, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagoyo rin daw siya ng gold bar scam. Nakuhanan siya ng tumataginting na 700,000 pesos. Pakita ko lang siya talaga ng
kahit anino talaga, susunggaban ko talaga yung galit ko. No? Makasipa man ako ng isa o makasampal man ako ng isa sa kanya o makasuntok man ng kahit isa. Nito lang Abril, umuwi si Tatay Ben mula Saudi para ipagdiwang ang kanyang ika-61st birthday. Ang masaya sanang okasyon, naging problemado. Pati misis ni Tatay Ben, apektado. Kwento ng misis ni Tatay Ben, may tumawag din daw sa kanya na nagsabing na panaginipan nito ang kanyang numero. Nagpatulong din daw ito na magbenta ng gold bars, kapalit ng mga lumang damit at pagkain. Yung pag-uwi niya dito, alam ko naglib lang siya. Hindi niya alam noon na yung mga inipon niya ay pa-utang ko na noon. Dumating nga yung message na yun na sinunggabang ko na kala ko na makakatulong sa problema ko dun dahil hindi ko masabi sa kanya yung pangyayari sa amin na yung pera niyang pinaghirapan nabala. Pakiramdam daw ni Nanay Martha nung puntong yon, yun na ang sagot sa problema niya sa pera. Kaya kinumbinsi niya ang kanyang mister na kausapin ang caller. Napakaganda niyang magsalita. Sila sa bukid nakatira, sila mahirap, malayo sa bayan, walang makain. Naawa rin namin sila matulungan, inihanap namin sila ng buyer kung paano may dispose yung kanilang sinasabing ginto. Kasakasama ang kanyang kaibigan, lumipad pabukid noon si Tatay Ben. Pinapunta raw sila sa isang liblib na lugar kung saan sinalubong sila agad ng 6 na tao. Matapos nilang maibigay sa mga ito ang mga lumang damit at pagkain, ipinakita raw sa kanila ang Dimanoy Gold Bar na mapapasa kanila raw kapag nag-down payment sila ng 300,000 pesos. Para madala na natin yan, tawagan natin yung nasa Saudi na tinawagan ko. Sabi, sige sir, padala ko yung 100,000. Tangla mo yung mga alahas mo dyan. Pinauwi pa raw kina Tatay Ben ang gold bar. At nung ipasuri niya ito sa isang pawn shop sa Bukidnon, ang sabi sa kanya, totoo itong ginto na ang halaga 20 million pesos. Sabi ko sa kasama ko, yan ay between life and death na yan. Kung yun ay maging pera, marami tayong matutulungan. Kinabukasan, nakipag-meeting daw muli si Tatay Ben sa kanyang mga katransaksyon. Nag-ritual pa raw ang mga ito. Pagkaabot ni Tatay Ben sa kanila ng Dimanoy ginto, nang bigla na lang, kumaripas ang mga ito ng takbo. Nung nakababa na kami sa kalsada, doon ako nagsisigaw. Sabi, puto, kung inabot kita, papatayin talaga kita. Hindi kita bubuhayin. Napakawalang hiya mo. Sabi ko, napakabuti namin sa'yo na makipag-usap. Ikaw ay para kang santong hindi man din na may pa-Diyos-Diyos pa kayo na ginagamit. Yung pala, ubod kayo ng mga walang hiyang tao. Makalipas lang daw ng 2 linggo, nag-text ang caller. Nagsosorry pa at para raw makabawi. Kung dati, 300,000 pesos lang ang kapalit ng isang gold bar. Ngayon, ang kanilang 300,000 pesos, papalitan na raw nila ng 3 gold bar. At dahil naalala raw ni Tatay Ben na tunay na ginto ang ibinigay sa kanya noon, muli siyang nagtiwala at nakipagkita pang muli sa bukid noon. Sa pagkakataong yon, kasama na niya si Nanay Martha. Nagpalitan nga raw sila ng 300,000 pesos at 3 gold bars. Nung oras ding yon, gamit ang nail file, agad niyang kinaskas ang gold bar, ang Dimanoy ginto, nagasgasan. At nung binarena niya raw ang likod nito, nadiskubre niyang hindi ito purong ginto, kundi yari lang sa tingka. Magkaroon ako ng chance ng 3rd round, papatayin na kita. Sinisikos ko ang sarili ko. Kundi dahil sa akin, hindi siya magpuporsige na pumunta doon. Gold bar scam ngayon, Golden Buddha scam naman daw. Noon ang nangyari sa mga magulang ni Lorna. Hindi rin niya tunay na pangalan. Natangayan din ng 120,000 pesos kapalit ng Di Umanoy, Golden Buddha. 15 years ago, nakapagbigay din sila. Ang kapatid ng tatay ko is 70,000, saka yung tatay ko 50,000. So almost 120,000. Hanggang nito lang Hunyo, may tumawag daw sa kasambahay ni Lorna kung gusto raw nitong magbenta ng gold bar. Sabi nila, napanaginipan nila yung number niya. Tapos, baka ikaw na yung susi ng paano namin ibebenta yung gold nila. Parang natutuwa naman na parang alinlangan na ito na ba yung kasagutan ng mga problema. Pagbabayad ng utang, may pambahay na. Katulad ni na Alisa at Tatay Ben, nung nakipagkita si na Lorna, dating gawi, binarena rin sa kanilang harapan ng gold bar. Kasunod ng paghingi ng 2,000 pesos. Nung ipatingin din nila ang ginto, totoo raw.
Pero nung bumalik sina Lorna sa lugar kung saan sila nag-usap-usap, wala na raw ang mga ito. Wala na kasi may mga parang Gaitanod yata yun na pumunta. Makalipas ang ilang araw, doon palang nabasa ni na Lorna ang post ni Eliza kung paano ito na biktima. Kaya hindi na raw itinuloy ni Lorna ang pakikipagtransaksyon sa mga tumawag sa kanila. Ayon sa PNP Region 10, hindi na bago ang ganitong modus sa Mindanao. Maraming mga insidente, mga early 2000, nag-a-act sila bilang mga native. Sinasabi nila sa kanilang prospect buyer, naka-discover sila ng treasure, and then dahil hindi nila alam kung saan ibibenta, ignorante sila sa presyo, kaya ibibenta nila sa iyo ng mura ng gano'n. Hindi naman yung mga mayayaman yung mga target nila. Usually, mga retired government employee. Ipinasuri namin ang mga sinasabing gold bar na nakabiktima kay Tatay Ben. Yung sinasabi nilang gold bar ay most likely lead na plated with copper or with brass. Nasa 914,000 ppm or 91.4% yung lead. So, ibig sabihin, tinggal lang talaga yung nasa loob ng gold bar. 150 to 200 yung presyo, pesos lang, nung isang buong lead bar na. Sinamahan din ng aming team si Eliza magsampa ng reklamo sa NBI sa Davao. Magpunta tayo doon sa Malaybalay Satellite Office para doon tayo magsampa talaga ng kaso. Madaling masilaw sa ginto, madaling maawa sa kapwa, pero madali ring maloko kung hindi mag-iingat.